Good morning, good afternoon, good evening po. Welcome sa channel ko, Tito Noyce Vlogs. Belated Happy Easter sa inyo mga babayan ko. Sa mga Kristiyano natin, kababayan, mga Katoliko, belated Happy Easter sa inyo. Pasko ng pagkabuhay niyo mga kababayan ko. Mga kababayan ko, ito medyo seryoso, not really seryoso, pero mabuti naman mga babayan ko sa wakas. Yung last week pa ito nilabas After 3 weeks ng issue about sa isang nurse sa Baguio General Hospital and Medical Center, naglabas na rin ang Philippine Nurses Association Incorporated ba ito ng kanilang statement mga kababayan ko. Mabuti naman. Palakpakan natin ha. Babasahin natin ng medyo maayos. Minsan kasi nabubulol ako pag nagbabasa Pasensya na kung mali ang pagbasa ko A statement on transparency and accountability concerning nurse fakes Twitter post. Again, bibigyan ko si nurse fake ng benefit of the doubt. Kasi wala pang resulta mga kababayan ko, pero ikakwento ko lang sa inyo, sandali lang to, maybe 2 years ago, yung kamag-anak ko na-hack ang Facebook account. May kamag-anak ako na IT, within 5 minutes, nalaman na kung sino ang nag-hack. Pero dito mga kababayan ko, 3 weeks na o mag-iisang buwan na mga kababayan ko. Ang sabi ng Philippine Nursing Association, it has been a week. Hindi weeks since social media posting have circulating that are related to a certain tweet coming from the account of @NovaFate NurseFate. The post depicts malicious insinuation about a nurse who does not value a patient's life. Naalala nyo naman, hindi umano yung tweet ni a certain fake nurse na sabi na kung sino man ang nag-aasikaso kay Imelda, sino bang Imelda yon? Tanggalin nyo ang 02 oxygen yon, and then tagalin nyo ang knee card, dagdagan nyo, saksakan nyo ng maraming or ng insulin mga babayan ko. Ang sabi pa, we are currently gathering more facts and are in constant communication with the authorities. Currently, the nurse has presented herself to the National Bureau of Investigation, NBI, and Criminal Investigation Detention Group, CIDG, Baguio City. As per her legal counsel, NBICIDG disclosing any detail regarding the alleged hacking of her Twitter account is not yet allowed. Mga kababayan ko, bakit not yet allowed? Nahihirapan ba itong batang itong nurse na to? Siya ba talaga ang gumawa nito? Siya ba nag-tweet? O nahack ba siya? Public official po siya mga kababayan ko. Hindi po siya private person si Pate. Intindihin nyo, hindi po ako abogado. O bakit hindi nyo nilalabas ang resulta? As I said, within 5 minutes or mga 3 minutes lang, nalaman na kagad kung no sa kamag-anak ko kung sino nag-hack ng Facebook niya. Bakit dito 3 weeks o mag-iisang buwan na mga kababayan ko? Panginoong ko, ay nako, kawawa naman. We in the Philippine Nurses Association, PNA, strongly uphold the observance ethics in our profession and the preservation of life. Preservation of life, mga kababayan ko. Alam nyo na, yung tweet ang pinopromote ni Nurse Pate, di umano, is tanggalan ng buhay ang pasyente. Di umano, ha? We do not support any insinuation that defeat breaking our oaths. Ang oath-taking nyo.
sanctity and willfully taking it, we advance the ethical principle of the do good at all costs. O tama, maski anong kuri ka dapat, wala ka papanigan. We stand by the very pledge we profess. I will abstain from whatever in deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. Ayan, MBI, kumilos na kayo. CIDG, at saka yung PRC, napakakupad nyo. Isa pa, last na lang, PNA takes this issue. Ano pa ba? Take this issue seriously. It assures the public that it will shall not, that it shall participate in demanding transparency and accountability, so that justice and truth surrounding the post will prevail. Sorry. Mga kababayan ko, better late than never. Ah. Dapat malaman na to after this whole week na to, totoo bang na-hack or hindi? Kung hindi na-hack, para sa akin, huwag tanggalan ng trabaho si Faith. Kawawa naman ang bata. Maybe suspension lang. Huwag na natin tanggalin or tanggalan ng lisensya. Suspension lang para magtanda siya. Well, kung hindi naman siya, kung na-hack naman talaga siya, ang tanong, sino ang nag-hack? Dalawang bagay yan ha. Totoo ba si Faith ang nag-post? Totoo bang na-hack? Ang question, sino ang nag-hack? Diba? Simple lang naman eh. As a taxpayer, kailangan namin malaman o natin malaman kung talaga ba na-hack ba yan o sinadya ba di umano ni Faith Nurse. Diba? Simple as that. PRC, MBI, napakakupad nyo. Pasensya na ha. As a taxpayer, kailangan sabihin ko to. Hindi naman ako nagmumuray. Napakabagal nyo. Nanay ng presidente yan, yung iniinsulto. Diba? Ay, mali. Shoutout muna tayo kasi lunis ngayon mga kababayan ko. Ang uunahin ko, si Mama Lynn Official, si Ate Ruby Vlog, Sherlyn Mendrano, haba oh, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, Glenn D. Anuel, Jane Barona Vlog, Labanos daw eh, Amlena Vlog, Doc Juday, Eunice and Virgie Tandem, Michi Tigerfield, Shinji Vlog Official, Myla T. Sanchez, Faisal Talaban, Emilia Brosas, AB Inir, Junito Marinado, Ferdinand Doadong Albino, Angie of San Francisco, Ahel Purple of Singapore, Tess Sabala, Tess Padulina, SG, Charles Lumagi, Tita Oda, Evelyn Orase, Ludi Reyes, Edwin D. Guzman, Bernie Jimenez, Eldong HK Blog, Rebs SK Jamming, Beck ng Canada, Ana Pantoja, May Alejandrino, Gigi ng New Jersey, sister ko yan, Christy San Miguel, Totis de Assis, Daria Licarte ng Israel, at si Jalia ng Saudi Arabia. Mga kababayan ko, nananawagan po tayo, once and for all, sabihin na ng authorities na hack ba siya or hindi. Uulitin ko, pag na-hack, hindi, okay. Hindi na-hack, na-hack eh. Ligtas si Faith Nurse. Ang tanong, uulitin ko, sino ang nag-hack? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. Ingat. Bye.